Ngayon, meron nung isang araw, nagpadala sa atin ng inilabas yata ito ng pahayagang Philippine Daily Inquirer. Kasi ito'y patungkol dun sa kaso nitong si na kinakaharap ngayon, itong cancellation ng kanyang certificate of candidacy, itong si Bongbong Marcos. Na ito ay buong buhay nito, sumandal itong mga ito. Ang nagpalaki dito tayo eh, mga kaibigan eh. Dahil buong buhay nito, pera ng sambayan ng Pilipino ang ginamit nito para tumanda, ha? Hanggang sa pagtanda niya. Ganun din ang ginagawa nila sa kanilang mga anak. Silang magkapatid, di ba? Ni Kwan, ni Lacson, Estini, Aimee, mga kaibigan. Buong buhay niyan, hindi ho nakapagbanat ng buto yung mga yan. At natatandaan ninyo, nung isang gabi lamang, ay binasa natin ang isang lumabas na balita noong October na kanilang tinadyakan, ha, sa kanilang partido, ay tinakwil na nila yung si Michael Kiyon dahil nag-file ito last October sa pagtakbong sa kanyang re-election, muling pagtakbong alkalde ng ano ba yan? Lawag, mga kaibigan. Pero sa kanyang certificate of candidacy ay nag-file siya bilang independent candidate, walang partido. Yun yata ang ikinagalit ng magkakapatid na Marcos, ha, at ng pamilya ng mga anak nila. Mapapansin niyo doon yung binasa natin, 'di ba, mga anak ni Bongbong Marcos, bastos. Chiyuhin nila yung pinagsasalitaan nila ng good riddance, mga kaibigan. Matanda yun sa kanila eh. Yan ang isa sa ugali na wala na ngayon sa maraming kabataan yung pagrespeto sa mga nakatatanda sa kanila. Eh hindi ba ito nare-realize ng mga taga-Ilocos na bastos itong mga taong ito? Masyadong spoiled brat. Masyado ng nalunod, ha, sa suporta ng mga Ilocano sa kanila. Eh kaya naman sila ibinoboto ng mga Ilocano sa Ilocos Norte, hindi dahil sa kanila, dahil sa matinding paghanga, pag-idolize nila kay Marcos. Kasi noong panahon ni Marcos, pag pumunta ka sa Malacañang, eh halos lahat ng tao ron Ilocano salita eh. Mga kaibigan, narinig ko nga yung abogado ron eh. At tinawag yung kanyang messenger eh. Sabi, ipanotaryo mo nga ito. Ganyan magsalita, mga kaibigan. Talagang Ilocanong Ilocano. Ipanotaryo mo nga ito kay attorney. Yan, ganyan, ha? Wala Ilocano. Ngayon, itong pamilya ni Marcos na ito, sumobra ito, umabuso ito sa kapangyarihan. Palibasa, ang nakamulatan nila, abay, utang na loob ng mamamayang Pilipino na ang tatay natin at ang nanay natin ay naging presidente at first lady ng Pilipinas. Ginagawa nilang utang na loob yun ng mamamayang Pilipino sa kanila. Mga kaibigan, kumbaga sa sugal po ito, sugal lupa, Kara Cruz, di ba? Pagka Kara, panalo sila. Kapag ka Cruz, talo tayo. Lagi tayong talo, mga kaibigan. So ganyan po yan eh.
Ngayon, ano naman ang binabalak nila? Eh siguro, kaya sila nag... maraming possibilities yan. Isa dyan, eh, ayos na ang buto-buto. Baka pumirma na ng kwan, kasunduan, si Narcos. Hindi man sila interesado, palakarin mo ng matino ang bansa natin. Hindi man sila interesado dyan, sila nga eh. Nagalit ako sa magnanakaw, di pwede ya, papatayin ko yung magnanakaw. Ilan yung magnanakaw na nahuli rito pero hindi nakasuhan. Nabisto lang. Mga kaibigan, dami nila, di ba? Oh, yeah, may Parmali pa. Yan, yung Udena, yung Malampaya. Yan ang talagang plunder of the century, mga kaibigan. Yung Malampaya, deal. May binabalak pa silang iba. Isa dyan, eh pwedeng may kasunduan na. Poproteksyonan kita. Yan. Pirma mo yan. Kasi hindi naman sila magkaiba eh. Pareho silang nakasandal sa China. Yang si na Marcos. Kasi yan eh, kuwan yan eh, outcast yan eh, ng European countries at ng US, mga kaibigan, na malalaking bansa. Sa Japan, di na pwedeng makadilihensya yan. Kasi, dinambong din ni Marcos yung pera ng Overseas Development yung ODA, yung ODA na itinutulong dati ng bansang Apo. Alam nyo ba yan yung pagkakanakaw ni Marcos ng pera dyan sa ipinautang assistance sa ano ba yun? Yung ODA, Overseas Development Assistance Fund, yan, ODA, ODA. Alam ba ninyo yung pandarambong na ginawa ni Marcos doon? Itinuturo sa mga universidad nila, nakalagay sa aklat. At yung aklat na yun, na isinulat kung paano ninakaw ni Marcos yung perang ipinautang dito. Alam nyo kung bakit nila na-discovering ninakaw ni Marcos? Hindi nila alam, ha, nung una. Paano nila na-discovery? Na-discovery nila nung si Marcos ay dalhin na sa Hawaii. Kinumpiska lahat ng bit-bit nilang mga dokumento. Lintik ang files nun. 100,000 yata ang files na dala-dala ni Marcos na documents. Bukod sa mga alahas na nakakalula na during that time, mga kaibigan, and nalula ang mundo sa tindi ng pagnanakaw na ginawa ni Marcos at ng kanyang pamilya, ni Imelda. Diba, yung mga alahas. Ito ha, kukwento ko sa inyo. Nung ako'y bata, may isip na ako, teenager na ako eh. Meron kaming kamag-anak na nasa gobyerno. Yung asawa niya ang kamag-anak namin. Ngayon, itong kamag-anak namin ito, pagka nagkukwentuhan yung mga magulang namin, tsaka yun, naikwento niya, Marshall ito. Merong pinapunta si Imelda na kilalang ang negosyo alahas. Alam niyo na siguro kung sino yan. Isa lang yan eh. Nung panahon na yun eh. Ito yung pinaka-big time na nagtitinda ng alahas dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, yan ang negosyo. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan. Pinatawag ito para magdala ng mga pagpipilian ni Imelda ng alahas. So dahil mamimili at sila ang pupunta sa Malacañang, nagdala ng kahon. Siguro mga ganyang kalaking kahon. Yung pinakamagaganda nilang alahas ang dinala. Nung buksan, sa harap ni Imelda, ay ito po, yung mga lahas. Nung buksan, tinignan ni Imelda, kinuha niya at isinara. Alam niyo sabi ni Imelda, thank you. Wala na, hindi na nakapagsalita. Sa martial law ba, may magagawa ka? Ginamit nila yan sa pansarili nilang interes. Tinake over ng mga cronies, ang mga kabarkada ni Marcos ang mga
kumpanya. Karamihan bumagsak na lugi dahil nakaw lang ang ginawa nila, mga kaibigan. Mabuti na lamang ang mga documentary na isinulat at ginawa tungkol dyan ay buhay pa. Lalo-lalo na yung nung si Marcos ay dumating na sa Hawaii at makumpiska sa kanila yung pong mga bahagi ng ninakaw nila. Nakaramihan doon, ibinalik sa Pilipinas eh. Binalik naman eh. Dahil hindi nila pag-aari yun eh. Mga kaibigan, ill-gotten wealth yun eh. Hindi nila ma-explain yun. Yung tina mo, iba-iba istorya na kwento nilang pinalilitaw lagi. Kesyo, Yamashita Treasure, iba-iba ang version, di ba? Yung meron namang occasion na sasabihin ni Imelda na, hindi pa, wala pa sa politika si Marcos eh. Mayaman na yan, marami ng ginto. O, tina, di magkaiba, di ba, mga kaibigan? So, ano ho eh, inconsistent yung mga sinasabi nila. Si Kapir si Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Eh, lahat na yan, mga kaibigan, balak nilang i-revision yan, i-revise yung kasaysayan natin. Pinalilitaw nila, sila ang mabuting tao. Meron pa nga eh, ano yung sabi ng isang mangmang? Nabasa ko, gusto kong ano eh, mahulog sa upuan eh, mga kaibigan eh. Ang sabi, ano raw, pagka daw si Bongbong Marcos daw ang naging presidente, eh baka raw mag, ano raw ah, hindi baka, kundi siguradong-sigurado siya eh. Ang sabi niya, malaki maitutulong daw ni Bongbong Marcos sa ating bansa. Bababa mga presyo ng bilihin, pati mga gasolina. Saka pag pinabuksan ng nuclear power plant, aangat na ulit ang Pilipinas. Aangat na ulit ang Pilipinas. Meron bang nuclear power plant sa panahon ni Marcos? Wala. Meron silang binalak o project na magkaroon tayo ng nuclear power plant. Pero naging mapanganib yan. Alam ba ninyo iniwang utang yan? Mga kaibigan, na hindi natuloy yung nuclear power plant. Napakalaki ng naging tubo niyan. Binayaran, napakatagal na panahon binayaran yung nuclear power plant na yan dahil inutang yan. Hindi natuloy dahil inilagay yan sa isang pwesto na delikado na merong ano, yung fault. Yung ano ba tawag mo ron? Yung sa fault na yon. Ano ba tawag sa mga ganyan? Pag lumilindol, delikado. Sasabog yung ano. Delikadong magkaroon ng leak yung pong nuclear power plant. Palibasa, yung mga nagsasabi nito, hindi nauunawaan eh. Narinig lang nila ito eh sa mga kwento, mga kaibigan. Ngayon, doon sa bababa daw ang mga presyo ng bilihin. Ibig mo sabihin eh, bababa ang presyo ng bilihin sa mundo? Ha? Halimbawa, yung kotse, bababa na ba yan? Bilihin na yan. Magkano ang kotse ngayon? Pagpalagay mo na, ilagay mo sa benchmark na 700,000 yung pangkaraniwang sedan, di ba? Oh, yung ginagawang taxi, 700,000. Magkano magiging presyo niyan? Sige nga, ibig mo sabihin, bababa nung internet yung nag-i-import niyan dito ng mga sasakyan, eh pawang imported yan eh, di ba? Eh dito lang ina-assemble yan eh, pero imported lahat yan. Yung sabihin, bababaan nila yung presyo. Ano pa? Lahat ng bilihin, bababa. Lahat ng sinasabi mong bibilin, bababa daw ang presyo. Ha? Gasolina,
paano mo ibababa presyo ng gasolina eh? Pag tumaas ang presyo ng gasolina, ang ibig sabihin nun, tumaas ang presyo niya sa pandaigdigang merkado. Di mataas lahat. Di ibig mo sabihin eh, bababa yung gasolina rito, ibababa rin nila yung gasolina nila dahil mababa rito. Mga gago! Yan ang mga katangahan na natututunan, mga kaibigan. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magrereklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan. Ang mulat sa katotohanan, nagrereklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Pantay-pantay, walang nang... Maraming salamat po, ito po si Percy Lapid at magandang gabi! Ano ba pangalan? Benjamin! Sinungaling! Tarsier! Joklo! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.